Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin ang Mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilub mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkalob mong ang iyong sambayan ng kasalo sa pagkapakasakit ni Kristo kaisa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siya nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako ay lumalapit upang ingatan mo na hindi malupig. Ang aking dalanging laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggut ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag, sa mga kamay mo, habilin ko't buhay ko, tagapagligtas ko, tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway, ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas, malasin ninuman. Ang pagkalinga mo sa mga hinirang nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin. Damayan ang iyong anak sa sugat ni Hesukristo. Gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng Poong Hesukristo, sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong palakpakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Dalawang buwan na ang nakararaan nang ako po ay naimbitahan magmisa sa isang nawala ng minamahal sa buhay. At pagpunta ko ho doon sa kanilang burol, nakita ho ako nung misis, nung mister na nawala. At ang dali-dali niya sa aking sinabi, "Father, wala na po ang aking asawa." At ang sabi niya sa akin, "Father, kasalanan ko po." Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin nung kanyang sinasabing kasalanan ko po. Sabi niya, "Father, mukhang hindi ko po siya napaglaban hanggang sa dulo." Habang patuloy siyang nagkukwento, kinwento niya sa akin yung mga huling oras na kapiling niya yung kanyang asawa. Kinwento niya rin sa akin yung mga oras na sinasamahan niya yung kanyang asawa papunta ng hospital. Kinwento niya rin sa akin nung unang nalaman nilang may sakit yung kanyang mister. At sa bandang dulo ng aming pag-uusap, nandoon yung bigat sa kanyang puso. Sabi niya, "Father, wala na talaga akong nagawa. Pero ang tanong ko lamang, baka ang isipin ng asawa ko, binitiwan ko siya. Iniwan ko siya." Mga kapatid, bakit ko sinisimulan sa ganitong kwento ang aking pagninilay sa gabing ito? Sa araw na ito, ginugunita po natin ang Mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati, Our Lady of Sorrows. At bakit ho natin ipinagdiriwang ang pagdadalamhati o inaalala ang pagdadalamhati ni Maria? Alam natin, mga kapatid, sa buhay ng mahal na pong Jesus Nazareno, lagi niyang kapiling ang kanyang mahal na ina. Mula sa kanyang kapanganakan, mula nang inialay siya sa templo, mula nang sinabihan silang umalis sa Ehipto, mula nang si Jesus ay nagmisyon, mula nang si Jesus ay pumunta sa iba't ibang lugar para gawin ang gustong ipagawa sa kanya ng Diyos Ama, kasama niya si Maria. Ngunit hindi lamang po sa kasiyahan na kasama ni Jesus ang kanyang ina. Sa pagdadalamhati ni Jesus, nakita yon ni Maria. At marahil alam ng mga nanay po ito na tila napakasakit para sa isang ina na makita yung kanilang anak na nahihirapan. Napakasakit para sa isang ina na makita nila yung kanilang anak hinahampas, nagdurusa,
puno ng dugo, at sa bandang dulo, ipinako sa krus at namatay. Ngunit mas masakit sa isang ina na makita yung kanyang anak na parusahan, na alam niya sa kanyang sarili walang pagkakasala ang kanyang anak na si Jesus. Ngunit si Maria, hanggang sa dulo ng buhay ni Jesus, hindi niya iniwan. Tumayo siya hanggang sa paanan ng krus. Tumayo siya kasama ni Jesus. At ano pong ipinapaalala nito sa atin, mga kapatid? Isang bagay lamang po, ang pag-ibig ni Maria kay Jesus. At anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig na hindi nang iiwan. Pag-ibig na hindi nang iiwan, bagkus pag-ibig na sinasamahan sa hirap, sa ginhawa, sa lungkot, sa saya. Dahil ganun ang pag-ibig, walang pinipiling oras, walang pinipiling pagkakataon. Ang pagmamahal ni Maria, tumayo kasama ni Jesus, tumayo hanggang sa paanan ng krus. At yan marahil ang ipinapaalala sa atin sa araw na ito. Tama, nandoon yung pagdadalamhati. Pero kasama sa pagdadalamhati ni Maria, ang kanyang pagpapakita ng pag-ibig. Dahil hanggang sa dulo ng kanyang buhay, sa dulo ng buhay ng kanyang anak dito sa lupa na si Jesus, hindi niya iniwan. Hindi niya pinabayaan. Dahil, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-ibig, hindi nang iiwan. Kaya nga, mga kapatid, kung titingnan natin yung ating ebanghelyong napakinggan, marahil baka sabihin natin, Father, akala ko ba walang nang iiwan? Pero tandaan natin si Jesus, Father, umakyat sa langit. Pero napakaganda po ng tagpo na ito sa ating ebanghelyong napakinggan. Nang sinabi ni Jesus sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. Ibig sabihin, inihabilin ang bawat isa sa atin kay Maria. Inihabilin ng mahal na pong Jesus Nazareno ang bawat isa sa atin kay Maria. Dahil hanggang sa dulo, ang inisip niya pa rin ay ang kapakanan ng kanyang mga alagad. Kapakanan ng bawat isa. Ibig sabihin, mga kapatid, pinapaalala din sa atin na ang pagmamahal ng Diyos hindi nang iiwan. Ang pagmamahal ng Diyos ay laging gumagabay sa ating buhay. Sa tulong ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, lahat naman po tayo nakakaranas ng pagdadalamhati. Lahat naman tayo nakakaranas ng hirap. Pero sa kabila ng pagdaranas ng paghihirap at pagdadalamhati, sana piliin pa rin nating huwag mang-iwan. At sa pagpili natin ng hindi mag-iwan, ito po rin ang mga bagay
na tayo ay umiibig at nagmamahal. Kagaya ni Maria, na sa kabila ng kanyang pagdadalamhati at paghihirap, pinili niya pa rin hindi iwanan si Jesus dahil sa kanyang pagmamahal. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang bagay na ating dalhin at pagnilayan na ang pag-ibig o ang tunay na umiibig hindi nang iiwan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat tulad ni Maria o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob, habang pinagninilayan ang bighati ni Maria, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat tulad ni Maria o Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga bighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos. Sa iyon, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat tulad ni Maria o Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo'y naway maging matiisen sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat tulad ni Maria o Panginoon. Sa gitna ng kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat tulad ni Maria o Panginoon. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus, Nazareno, naririto, Marisa, Marako, kalapati na ay malay namin sa'yo, mula sa tangkay ng bubas buti ng trigo. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Kinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birheng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa magsiluhod ko ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Atin pong awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama na namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalooban mo kami ng iyong kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat.
Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsamalan na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling namin mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Wasbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.